Hi! Hello mga ka-channel! Welcome sa ating online classroom tutorial. I am Profbanie at ang pag-uusapan natin ngayon tungkol pa rin sa photo editing. No? Gamit yung ating newer version ng Adobe Photoshop CC 2020. Dito, ipapakita ko sa inyo kung paano ba natin i-convert yung simple image into oil painting effect. Pero bago ang lahat, nais ko muna magpapasalamat sa lahat ng mga viewers at saka sa mga subscriber na walang sawang sinusubaybay yung ating mga post online. No? Kaya tayo naman yung ginaganahan na gumawa pa ng mas maraming video at ito, yung channel na ito is nabuo during the time of pandemic. Kaya ito, well-designed para doon sa mga tao na nasa bahay lang, magkakaroon sila ng pagkataon na matuto kahit tayo nasa panahon ng pandemya. Okay, ngayon kung makita ninyo dito sa ating Adobe Photoshop interface, no? Ito yung magiging output natin. I'll show you the method or process kung paano ba natin nagawa itong oil painting effect na ito, no? So, ito yung before and ito yung after. Okay, let's get start. Ngayon dito sa ating right side, dito sa ating layer palette, so we have the background. Okay, ang gagawin natin yan, yung sa image na to, i-resize muna natin. So, paano pa mag-resize? Image resize or image size. So, maglalagay tayo ng size na not less than 1,500 sa width. Okay, 1,500 and automatic na yung height tsaka yung, yung resolution, no? Hit okay. So, ito na yung ano natin ngayon. Model image. Ngayon, dito ang gagawin natin, ido-duplicate. So, dalawang method lang din kung paano natin siya ido-duplicate. No? Either right-click, duplicate, or Ctrl-J sa keyboard. Ctrl-J. Kaya makita nyo, nagkaroon tayo ng layer 1. Tapos, punta tayo dun sa image, adjustment, then shadows, and highlights. Shadows and highlights. Okay? So, dito sa shadows and highlight, no, yung tinatawag natin na yung shadows refers to the darkened area of your image and the highlights, yung refer dun sa, no, sa brightest area ng ating image. So, dito maglalagay ako ng amount ng 30. Okay? Then, dito naman sa highlights, pwede kayo magano, no, yung tinatawag natin na kung saan kayo satisfied, no? So, halimbawa, ako mag-a-adjust ako. For example, mag-assign ako ng 70. Okay? So, amount, the shadows, amount of 30, and the highlights, amount of 70. Okay? Then, punta tayo no sa levels. So, image, adjustment, level. So, ganoon din, mag-a-adjust din tayo dito, no? So, for example, dito, maglalagay ako ng... Okay, so, halimbawa, 32. Dito naman, so, maglalagay ko ng halimbawa, 214. Okay, so, 214. Then, hit okay. So, after that, punta tayo dun sa, sa right side ulit. Ang gagawin natin yan, i-duplicate natin ulit yung ating layer 1. Okay, so, ang gagawin natin dyan, Ctrl-J sa keyboard. Ctrl-J. So, nagkaroon ulit tayo ng layer 1 copy. Then, punta tayo doon sa filter. Filter, other, then high pass. Dito sa high pass, maglalagay tayo ng radius na 2. No? So, ibig sabihin, between 2 and 3. Hit okay. Pagdating dito, no, change natin yung blend mode to multiply. So, it is yung normal. Hanapin natin ngayon yung overlay. So, overlay. Okay, so that's it. Ngayon, dito sa ating layer palette, no, yung layer 1 tsaka yung layer copy, ang gagawin natin, i-merge natin yan. No? So, hold mo yung control para ma-highlight yung dalawa. Right-click, merge layer. I-merge natin yung layer. Okay, after that, punta tayo doon sa filter, sharpen, okay, then unsharp mask. So, we have the amount of 100, radius of 2, and the threshold
threshold of 0. Next, filter stylize diffuse. So check lang natin yung anisotropic, no? Click lang natin yung anisotropic, no? Okay. So dito ang gagawin natin, kung makita nyo yung hair, no, parang nagkaroon siya ng mga ibang blending, di ba? So ang gagawin natin yan, i-diffuse natin siya ulit, no? Yung bawat rotate natin, ang gawin natin siyan, stylized diffuse, no? So image, rotations, 90 degrees. Then filter, stylize, diffuse. Hit okay. Next, image, rotation, 90 degree, filter, stylize, diffuse. Hit okay. Image ulit tayo, rotations of 90 degree, and filter, stylize, diffuse. Okay. Image, image, rotation 90 degree, then filter, stylize, diffuse. Okay, so nakomplete na natin yun, no? Paano siyang i-diffuse ngayon, no? So next, punta tayo doon sa filter noise, reduce noise. So i-reduce natin yung noise, no? So, ibig sabihin yung smooth or yung strength, no? Maglalagay tayo ng tank ng 10, yung details saka yung noise, ililip natin siya doon as 0. Hit okay. Next, filter, sharpen and sharp mask. So ganoon din, no, yung amount of 100, radius of 2, and the threshold of 0, no. Pwede kayo mag trial, no, pwede kayo maglagay ng 3 or pwede kayo maglagay ng 1. Hit okay. After that, yung layer 1 copy natin, no? So ang gagawin natin, i-duplicate natin siya ulit. So ang command, Control J ulit tayo sa keyboard, para makapag-duplicate. Ngayon dito sa duplicated na ano natin, na select natin, punta tayo doon ng filter, then other, then other, we have the high pass. Okay, so we have the radius of 2. Click OK. Change blending mode to overlay. Okay, click natin sa overlay. And the last, dito sa ating layer 1 copy, ano, yung selected siya, ito yung naka-highlight ngayon, press mo lang yung Ctrl Alt Shift plus E para may merge natin yung layer, no? So Shift Ctrl Alt plus letter E. Kaya kung makita mo, nagkaroon tayo na lang layer 1. Okay, so after that, punta tayo doon sa image, then auto. Ibig sabihin, automatic ito tone niya yan. Then click OK. Okay, so that's it. And we have now the same output doon sa pinakita natin doon sa ating Adobe interface. Okay, so kung makikita natin dito sa ating layer palettes, ito yung before. Ito yung before and ito yung after. Okay, so that's all, and thanks for watching, and see you on my next tutorial. Okay, so bye-bye. Maraming salamat po sa panonood sa aking video. Para masubaybayan at maki-update sa aking mga next tutorial, paki-click na lang yung subscribe button at notification bell. So, paki-share na lang sa iba para mas marami pang matuto ng libre. At pa-i-comment na rin para yung mga tanong natin mapag-usapan natin sa ating next tutorial. Thank you and see you next time.